Oh. Humina na humina lahat. Humina na humina. Oo, humina na humina. Ah, sige. Tapos na doon na, nagputol-putol na ang andar. Pero pag bitawan mo yung simulador, ayos. Pero pag tinirot mo, nagputol-putol na. Na walang busina, na wala lahat. Pero nung lumamig, nagkamayroon. Overhaul yan. Okay, so ayun mga bossing, magandang araw na naman po sa ating lahat. So welcome back na naman po ulit mga bossing dito sa ating channel. So for today's video natin mga bossing, itong dumating sa atin na motor ng ating tropa. So hinatak ito simula Lipa hanggang dito sa Rosario, Batangas, dahil lang issue problema na kanyang motor mga bossing. Ayun, so kung napanood nyo naman yung intro natin, namatay daw yung kanyang unit. So umaandar kapag nagtagal, pero ang problema nagpuputol-putol. So nawala na rin ang kanyang busina, kanyang mga signal light, ang kanyang headlight. Ayun, so pagka ganyan ang issue at problema na inyong mga motor mga bossing, so ganito po yung una natin gagawin. So check muna natin mga bossing dito sa punong bahagi ng ating wirings kung nagre-release ba ng kuryente itong ating stator, dahil ang problema ay hindi siya nagkakarga. So ito yung una kong pag-check, ilalagay ko yung negative ng ating test light dito sa body ground. Then ayan, tusok natin alinman dyan sa tatlo mga bossing. So kapag ka mga bossing yun ay umilaw, ibig sabihin grounded po ang ating stator. So ibig sabihin hindi siya umilaw, possible good pa yung kanyang stator. So dito naman sa pangalawang pag-check natin, dito natin malalaman kung talagang naglalabas nga ba siya ng kuryente or hindi. Okay? Ang gawin natin mga bossing para mas madali kong maklip yung aking test light, ayan. So kumuha ko ng wire na itinuso ko dito sa isang bahagi ng wiring na isang kulay dilaw. Then yung negative ng ating test light mga bossing, ilalagay natin sa isang wiring na nakatusok doon sa isang wire na kulay yellow. So tatlong yellow lang naman yan mga bossing. So alin man dyan sa tatlo pwede natin tusukan. Then yung pitong ating positive, itutusok natin yan dyan mga bossing. Dyan dapat siya iilaw. Okay, so unang check, walang ilaw, hindi siya umilaw. Pangalawang check, hindi rin siya umilaw. Okay, so i-check nyo yan mga bossing, kahit hindi naman po nakasusi ang inyong unit, basta nakikik yung inyong makina. So malalaman po ninyo, basta mapaikot lang natin yung magneto, malalaman natin kung naglalabas siya ng kuryente. So dahil sa issue ng motor na to, hindi siya naglabas ng kuryente, possible sunog ang kanyang stator. So pagka ganyan ang issue at problema ng inyong unit mga bossing, hindi po talaga siya mag-charge at mag-create ng kuryente. Kasi mga bossing, ang unit ng TMX Supremo, kahit wala po siyang battery mga bossing, although siya ay battery operated ang kanya CDI, hindi porket battery operated ang CDI mga bossing ay hindi aandar kahit walang battery. So kapag all goods ang charging mga bossing, tandaan po ninyo ito, basta all goods ang charging kahit walang battery, kayang magpa-start ng makina ang ating stator. Okay? At ang ating regulator, kung good ang ating regulator, hindi overcharge, ayan. So all good yan kahit walang battery. Ayan. So babaklasin muna natin itong ating magneto side. At ayan, baka meron din man nga naghahanap sa inyo mga bossing ng ating impact wrench ha. Ito yung impact wrench na ginagamit natin dito sa shop. So visit nyo lang mga bossing yung ating TikTok shop. Ayan, so marami tayong product dyan sa ating TikTok shop, JR Mab Shop or Mechanic Onboard. Search nyo lang mga bossing, then click nyo lang yung ating yellow basket, makikita nyo na yung mga product natin doon. Okay, so all good syang ating impact wrench yan. So halos sa isang taong mahigit na natin ginagamit, na magpahanggang sa ngayon ay ayan, napapakinabangan pa natin. Okay, balik tayo dito sa ating stator mga bossing. Ayan, ang bumungan sa atin ay sunog na stator. Ayan, so kaya hindi nag-charge ang ating unit ay dahil po dito sa sunog na stator ng ating unit. So sakit na po yan mga bossing ng ating TMX Supremo. So ang ginagawa lang natin, so syempre
sinisigurado lang natin na stator nga yung problema. Kasi merong iba kasi anong nangyayari. Porket malimit na masira yung stator, agad-agad nilang pinapalitan yung stator. So maraming beses na nangyari sa atin mga bossing na napalitan sila ng stator pero hindi naman pala stator yung problema. So kaya importante, mas maganda bago natin baklasin, all goods at sigurado tayo sa problema at sira ng ating mga unit. Okay, so dahil na-check naman natin ang ayos sa kanyang unit, so kaya binaklas na natin ang kanyang stator. Ayan, so makikita nyo yung stator natin, sunog na sunog mga bossing. Ayan, so nagiging sakit talaga siya ni Honda TMX Supremo. Ayan, so palitan ulit natin siya ng ating stator mga bossing. Ayan, so ito na yung ating stator na bago at ito na yung ating luma. So kukunin lang natin dyan is yung kanyang pulser. Kasi marami sa issue ni TMX Supremo ay nagkakaproblema ang kanyang pulser. So mapapakanabangan pa natin yan sa mga susunod na unit na mga kailangan ng pulser. Okay, so eto bago natin paandarin yung ating unit, so i-check muna natin kung all goods yung pagkakakabit natin ng stator. So hindi porket na ikabit na natin yung stator ay diretso na natin pagagamit sa ating customer. Okay, so gaya ng pag-check natin kanina, negative, body ground ulit tayo. Dapat hindi umilaw. Okay, all goods, hindi siya umilaw. Yan ang sunod naman natin, gaya ulit nung kanina, para ma-check natin kung magkakaroon ng kuryente. So tusok ulit tayo ng isang wire sa isang bahagi ng isang yellow wire. Then ilagay natin yung ating clip ng ating test light. Then alinman doon sa dalawang natitirang yellow wire. Pag tinusok natin yan mga bossing, saka lang po siya iilaw kapag kinikir. Ayan, so check natin mga boss. Dapat umilaw. Okay, ilaw again. Okay, all good ang ating napakabit na stator. Hindi siya grounded at naglalabas siya ng kuryente. Okay, so check naman natin mga bossing kung mag-i-start na siya. Kasi ito mga bossing, wala pa tayong ginagawa. So check natin kung mag-i-start na siya. Bossing, nakikita naman, umandar na yung ating unit kahit hindi pa natin i-charge yung kanyang battery. So as in, gaya kanina, umaandar, hindi siya umaandar kasi nga loobat yung kanyang battery. So hindi natin siya charge para malaman natin kung all goods talaga yung charging ng kanyang regulator. So kung nakita nyo naman, umaandar kahit hindi natin charge yung kanyang battery, so ibig sabihin all goods at gumagana ng ayos yung ating regulator at yung ating stator. Okay, so ayun lang mga bossing, maraming salamat. So till next video natin mga bossing, huwag po kayong mawawala sa mga sunod natin video na ilalabas na maaaring makatulong sa inyong pagdi-DIY at sa inyong pagtatrabaho bilang isang kapwa mekaniko. Ayan, so ito po ang mga tips and awareness lang na may binabahagi namin sa inyo. So isa sa mga po pwede nyo pagbasihan sa inyong mga unit. Okay, so ayun lang mga bossing, maraming salamat. So till next video, God bless po sa atin lahat. Ride safe po mga boss.